Magandang araw ulit guys and welcome back sa channel natin. Guys, samahan nyo kami tsaka yung ako tsaka yung pamangking ko. Meron kaming ililin niyang PPR pipe. Medyo mahaba-haba yon, almost 75 pieces. Kasi pagkukunan ng source dun sa mismong tangke, tapos dadalhin dun sa bahay. Yung bahay kasi, although malakas yung tubig dito sa amin guys, tapos mura yung tubig dito sa amin, yung bahay, mali yung pagkakaling niya, wala siyang tubig. Dito kasi sa amin guys, mura lang ang tubig. Meron ka lang 100 pesos a month, then wala kaming metro guys. May mga lugar dito sa amin or barangay na walang metro. Kagaya dito sa amin, dito kasi sa amin yung pinaka-source ng tubig papunta sa mismong bayan. Kaya guys, mura sa amin ang tubig. And malakas pa guys. Tapos portable siya or suitable siya na inumin. Kaya guys, tuturo ko na rin maglinya ng PPR pipe yung aking pamangkin. Then papakita ko na rin sa inyo kung papaano or magandang diskarte kapag magandang gamitin na ilinya, lalo na kapag ganung mga lupa. Kasi pagka GI pipe or yung tubo, mabilis siyang prone siyang kalawangin or mag-corrosion. Kasi yung lifespan ng PPR pipe, mas matagal at saka kumbaga, mas mura siya guys. And guys, before tayo pumunta doon sa site, shoutout ko na muna guys yung mga taong wala sawang sumusuporta sa video natin. Guys, ayan. Nag-aaral ang mag-plumbing yung aking pamangkin. Pinuturo ako na mag-plumbing. Bali, dinin nyo namin yan. 75 na pipe. Ganong pahaba yan. Ang isang haba nito ay nagre-range ng 5 meters. 4 to 5 meters. Ayan. Ganong kadami yan. Maraming yung pagkukuha na namin, susupply na itong bahay na to ay doon sa mismong tangke, may kukuha ng supply ng tubig. Kasi, ang problema dito sa bahay na to, ayan. Walang tubig talaga. Pero, dito kasi sa amin, yung tubig, sagana sa tubig dito. Dito nga, babayad ka lang ng 10 pesos a month. Then, wala kaming metro na ginagamit. Pero, mali yung linya kasi kumbaga yung pegbutasan. Nandun siya sa mababang lugar. Kaya kukuha namin doon na sa mismong tangke. Problema, medyo maulan lang. Ayan. Medyo maulan. Kaya gagawin ng pamangkin ko, nagkakabit na lang muna siya ng fittings. Para pagdating namin doon sa labas, basta na lang ilalatag itong PPR. Ngayon guys, papakita ko na rin sa inyo step by step ng pagkakabit itong PPR para magkaroon kayo ng idea sa pagkakabit nyo ng pipe sa inyong bahay. Huwag mo masyadong tagalan kasi matutunaw yan, Andre. Tapos sabay hugot, ayan. Ayan. Ayan, nag-aaral na mag-plumbing yung pamangkin ko kasi magaling na sa electrical eh, sa plumbing naman daw kung paano magpasok. Kaya gagawa niya, kinakabit na muna yung mga PPR fittings, yung coupling para basta na lang pagdudugtong-dugtong ito, ayan. Ayan yung PPR na gagawin niya tayo. Tatlo yan. Bali 75 ano siya, pieces in total. Kaya nasabi ko 75. Ayan. Ang quantity niya 25 pieces.
one half ang sukat niya, or 20 mm. Ayan. Kaya mahaba-haba to. Guys, 4 meters lang pala yung nabiling PPR pipe. Sa 75, almost 300 meters mula layo nitong bahay doon sa pagkakabitan natin. Dadaan kami ng palayan, ng parsada, kaya medyo matagal-tagal din namin gagawin to. Then sa pang problema, ayan, hindi kami mapag-start kasi ang lakas ng ulan. Ayan, very good. Pasok mo, Andre. Sanay po talaga magpasok yan pamangigong yan. Ang kagandaan din sa PPR, guys, hindi na siya kumbaga kinakalawang. Kaya mas matagal yung itatagal niya kaysa sa GI pipe or yung tubo. Huh? Eh, medyo natila na. Baka makapunta tayo sa mismong source sa tangkay para mapakita namin sa inyo. Yan guys, ito yung tangke. Yan, di tayo kukuha source. Yan, papatay muna namin yung bulb para hindi masyadong malakas. Ito yung pitakatangke. Hindi natin padadaanin pababa. Yan, dire-diretso pababa dun sa kalayan. Hanggang dun sa site. Putik. Putik ang paa. Yan. Nangyari oh. Sasaksak yung fusion machine tapos huhugutin. Kasi malayo extension. Ayo yan. Bye. Ito pa dun. So guys, halos nakatatlong araw kami. Yan. Ito, maganda. Buti pinagbigyan kami. Maganda ng panahon. Nakalatag na lahat ng pipe. Kaya sinesemento na lang nila yung mga dumaan dito sa karsada. Guys, nailinya na namin. Ayan, pagod na pagod lang tong isang kasama ko. Pa third day na namin kasi nagsibak pa lang or nagsilsil pa ng semento. Ayan. Pero ngayon, nagtatabo na lang. Ayan guys, medyo mahina pa siya kasi bago pa lang nagbi-build up yung tubig. Kumbaga may hangin pa yung pipe. Ayan, try natin to ibang gripo. Ayan, kita nyo, malakas na siya. May pressure na rin siya guys. Unti-unti na yan habang tumatagal. Pag nawawala na yung hangin doon sa loob ng pipe, yung nilinya nating pipe, kasi malayo nga din yung source. Hanggang sa lumakas na yan, ayan, kita nyo, lumalakas na yung tubig. Ibig sabihin, napupuno na yung pipe. Kumbaga, nagbi-build up na yung tubig. Nawawala na yung hangin. Ayan guys, yun ang kagandahan dito sa aming lugar. Sagana kayo sa tubig or malakas ang tubig namin, yung source. Pero, kahit ganung kalakas, hindi siya mahal. Mura ang tubig dito sa amin guys. Minsan, talagang hindi pa kayo babayad ng ganung kalaki. Kasi nga, halos dito sa amin nang gagaling yung source sa Mount Banahaw guys yung tubig namin. Baga libre na, hindi kagaya nung ibang mga water station na kailangan pa nilang i-filter or lagyan pa nila ng motor yung mga linya nila para lang umakyat yung tubig papunta sa mga household. Dito sa amin, talagang galing sa bukal. Kaya, saka kumbaga malamig pa yung tubig namin. Kaya, kumbaga fresh, pwede nyong inumin siya kasi galing sa bukal guys. Yan guys, sana po may natutunan kayo sa video to kung anong magandang gamitin na linya sa inyong bahay. Masasuggest ko itong PPR kasi nga durable na siya, tapos yung lifespan niya compare sa GI, mas matagal yung itatagal niya kasi hindi siya agad nagkukorusyon. Yan, maraming maraming salamat po sa
walang sawa niyong pagsuporta sa video natin. At kung ngayon lang kayo nakapanood ng ating video o ng channel natin, i-like nyo na rin, share and subscribe nyo na po ang channel natin at click nyo na po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ang in-upload natin. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat at God bless po.